Welcome to our gathering of friends and allies from across various sectors and grassroots committees across the Visayas in support of a better Philippines. I am John Ryan Hakot from the Youth Advocates for Change and Progress Initiatives, or YAKAPIT, a youth-led and youth-serving organization based in Cebu, and I will be your moderator for this morning's press conference. Today, we are here to recognize and remember the change-making leadership and advocacies of no other than Attorney Shel Diokno, former Senator Ico Panilitan, and former Senator Bam Aquino. This gathering shows that we believe that the three of them, joined by our lone opposition in the Senate, Senator Risa Contiveros, yes, reflect the kind of progressive and responsive leadership that we need in the Philippines. And actually, this is a multi-sectoral and grassroots community-oriented action in the Visayas to show our support for their kind of leadership and democratic values. And at this point, before anything else, to show our appreciation for their presence, we are more than happy to share this simple gift sa atong mga kauban. So we hope that this t-shirt. Okay, there. So we hope that this t-shirt will be a moving OOTD reminder as we share our message of hope amidst the challenges faced by our nation. Ayan, so may we ask our dear friends to also join us and share with us in this moment as we, for this simple gift and reminder. So maybe we can ask some of our friends to join us here on in front for a quick photo opportunity. Kuyo, my t-shirt. Yes, let's give them a round of applause, please. Yes, and maybe we could, let's show our shirts. Hey. And so our t-shirt prominently features Attorney Shel Diokno, former Senator Ico Pangilinan, and Senator Bam Aquino. Once again, a reminder of hope and resilience for change-making in our democracy. Ayun. So, thank you. Okay. So let us now proceed with this and continue with this morning's gathering of friends, allies, and the media from across various communities and sectors here in the Visayas. But before anything else, let us start it off with a quick video presentation. Ayan. They'll be there for you. So
At this point, we will start with an opening statement by Senator Risa Montiveros. A round of applause, please. Salamat sa araw. Maayong tagtanin yung tanan. Nalipay ako to visit Cebu again. And I would like to introduce to you again my friends, sina former Senator Bam Aquino, former Senator Kiko Pangilinan, old attorney Chel Jokmo. Yes. Well, dear friends, kinahanglan ko na mga friends sa Senado who will really, we will stand together to fight for the Filipino people. We'll be there for you. Okay? Pag tinignan po natin, such worthy people, they are the best people for the job. Sina Sen Bam o Sen Kiko have excellent track records as legislators. Si Sen Bam, inilaban niya ang free college education. Si Sen Kiko, padayon sa pag-champion sa food security o sa agrikultura kahit wala siya sa public service karon. Attorney Chel is a known human rights advocate and lawyer, leader sa Free Legal Assistance Group, advocate sa judicial reform, o staunch anti-corruption advocate. So, when it comes to education, agriculture, justice, and so much more, sa totoo lang, we deserve better. We deserve Bam, Kiko, o Chel. Daghang salamat. Daghang salamat, Senator Risa. Ang ating kampiyon sa Senado. Once again, let's give Senator Risa a round of applause. So at this point, we will now hear some words from Attorney Chel Jokmo, former Senator Kiko Pangilinan, and former Senator Bam Aquino. Beginning with this. Mayang buntag. Hello to everyone. Thank you for having us this morning. Alam po ninyo, 2025, I think, presents a perfect opportunity for progressive public servants like Sen Kiko, Sen Bam, and myself. Because we have seen how there is so much room for improvement in terms of our government and how they are functioning for our people. Makikita naman po natin na yung ating yung ability po ng ating pamahalaan na ayusin yung mga problema ng ordinaryong mamamayan, yung problema natin sa sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, yung problema natin sa edukasyon, yung crisis sa edukasyon, yung access natin sa affordable healthcare, yung problema din natin sa trabaho, ay kitang-kita naman natin na kulang na kulang ang pamamahalang kanya. Kaya, for me, we have a great opportunity that we must take advantage of come 2025. Sa tingin ko, our people are looking for an alternative. Meron silang hinahanap na hindi nila nakikita sa kasalukuyang nakaupo maliban lang kay Sen Risa Montiveros. At kami po, we are offering ourselves as that alternative because we are here only for one purpose and that is to serve the people. Thank you. Maayong buntag. Good morning. And thank you to Senator Risa for helping put this together. Si Senator Risa ang ating timon, ika nga, sa efforts para sa 2025 and beyond. Nung kinakampanya natin si Senator Risa noong 2022, nung nakarang halalan, ang sabi ko sa mga rallies, kung ihahalal natin si Senator Risa, eh parang tatlong senador ang ating ihahalal. Sabi ko nga eh, may halong biro yun, pero may halong katotohanan. At nakita natin yung katotohanan. Itong nakaraang
Kongreso sa mga investigasyon na kanyang isinusulong. And this is a great service to our nation because people, through such hearings, are able to discern and see the truth and are able to see sino ang mga nananahimik, sino yung mga dumedepensa sa mga pogo, sino yung mga dumedepensa sa mga akusado ng rape, etc. Pag nakikita ng taong bayan ito, nakikita nila ang kahalagahan nung mga hearing at nung pagiging independente, pagiging outspoken, at pagiging kritiko. Hindi tayo critical dahil lang para manggulo. We are critical because we want the truth and our people deserve better. And it is this reason why we feel and we see, gaya nga nang nasabi ni Attorney Chell, yung kahalagahan ng 2025 and beyond in terms of our efforts at good governance. When I ran for Vice President in 2022, ang biro ko nga, ang original plan ko man talaga eh, to run for re-election. So I am just going back to my original plan to run for re-election. But, sabi ko nga, no regrets. When Vice President Leni asked me to sacrifice, to support her, and I believe she was the most qualified, I set aside my own political plans. Sabi ko sa sarili ko, paano po may papaliwanag sa aking mga anak na nung panahon na kinakailangan tumaya at tumindig, ay hindi ako tumaya at hindi ako tumindig. Kaya isinantabi natin yung sarili nating mga plano, personal, and I have no regrets. It was a journey, sabi nga nila, an honor and a privilege to have helped lead that amazing outpouring of volunteerism. And it is that same experience where we are going to draw strength from. But in the end, the people, we have to trust our people in terms of their desire as well to have a better future. And that's why we're here. Magandang umaga, maayong buntag. Sabi ko nga kanina, ayaw ko kalimti, tabangin ko paliho. Pag sure, oy, 100%. Salamat. Maayong buntag. Good morning, everybody. Morning. Good morning sa mga kaibigan po natin sa press. Magandang umaga. Sa mga campaigners and volunteers, magandang umaga po. Hindi pa ata nagbe-breakfast, ha? Magandang umaga po. Ayan. Alam niyo po, ito pong pagbuo sa aming grupo ni Senator Risa, talagang hindi po naging madali ang mga desisyon namin na pumasok po dito, no? Sa totoo lang po, marami naman sa amin, kaming tatlo, may mga iba rin pwedeng gawin sa buhay namin. Pero sabi po ni Senator Risa, kailangan ko ng friends sa Senado. Kailangan ko ng mga kaibigan doon. Kailangan ko ng mga kasama na ipaglaban ang kasarilan natin. Kailangan ko ng mga kasama na walang kinikilingan, hindi natatakot, ipaglaban ang bayan at makikinig sa taong bayan. Kaya kami po, nandito upang sabihin, handa po kaming lumaban para po sa inyo. Ito pong nakaraang taon, umiikot po kami. Kausap po namin mga volunteers ng nakaraang kampanya. Mga kaibigan po natin sa mga iba't ibang komunidad, mga kabataan. At ang lagi po nilang sinasabi, Senator Bam, lalaban ka ba? Lalaban ba tayo? Kasi yung pakiramdam po ng marami, parang ayaw na lang. Kaya siguro po, manggagaling na po sa amin, ang sasabihin po namin ngayong 2025, lalaban po tayo. Lalaban po tayo sabay-sabay. Bibisihin po natin yung mga kasama natin at sabay-sabay tayo magmamarcha papunta sa pagkapanalo sa 2025. Magkasama po ba tayo? Yes! Sabi ni Sen. Risa, see you next year dun sa nilabas naming ad. At palagi ko po, alam nyo na ang ibig sabihin yan. Sama-sama tayong lalaban sa susunod na eleksyon. We will fight for this country. Magiging boses tayo ng mga walang boses sa Senado at yung mga talagang mahalaga sa taong bayan, yun yung isusulong natin, yun yung ipaglalaban natin. Dahil alam po natin, marami sa mga issue ngayon, hindi po nabibigyan ng tamang pansin. At yung grupo pong ito, kahit hindi humadali ang laban na to, gagawin po namin yan
at dalaban kami kasama ninyo at para po sa inyo. Maraming salamat po. Magandang umaga. Once again, let's give a round of applause to Attorney Shel Diokno, former Senator Kiko Pangilinan, and former Senator Bam Aquino. Indeed, we have an exciting year ahead of us. Okay. Anyway, at this point, we are ready to entertain and answer questions from our friends and colleagues from the media. So please feel free to approach the microphone that is available to you. Sir, good morning. I'm Mish, reporter from the Freeman newspaper. I would like to know, are you calling yourself the true opposition? And posible ba na madagdagan pa yung lineup ninyo? Hindi na Chiki Bomb, baka may iba pa. Una-una yung Chiki Bomb yan ang binansag sa amin ng mga volunteers dito, no? So, hindi ko pa alam kung ano yung pangalan ng grupo. Inaayos pa po namin yan. Yung nilabas namin yung isang araw, si Pampubliko, marami naman natuwa dun sa Pampubliko. But gaya po nung nakarang kampanya, we will let it come from the volunteers. No, naalala ko lang po nung previous campaign ni Ma'am Leni at ni Senator Kiko, kahit yung kulay na pink, nanggaling po yun sa volunteers. Hindi po nanggaling sa amin. Sabi ng mga volunteers, mag-pink tayo, kaya nag-pink po kami. Kaya tingnan natin kung si Checky Bam ay mananatili sa Cebu o iikot sa buong Visayas, di ba? So, but right now, siguro po yung magandang sabihin rin, kami rin yung mga hinahanap na friends ni Sen. Risa sa Sirado. No? So that's the other name po na tawag sa amin. Of course, si Sen. Risa po is in the minority sa Senate, no? And she's doing a good job in the minority in the Senate with Senator Pimentel. But kami po, this run is an independent run. Ang ibig po sabihin ng independent ay hindi kami kumikiling sa dalawang malaking grupo po ngayon na nag-aaway-away na. Ang administrasyon at ang grupo po ni former President Duterte. At palagay po namin, marami sa mga kababayan natin naghahanap rin ng ibang lasing espasyo na hindi kailangan mapilitan kumikilang sa dalawa. Meron naman pong ibang grupo na pwede pong salihan. So, para hindi na lang po confusing, we call ourselves an independent group, no? Independent from the two big forces that are fighting it out. Palagay ko naman po, sa isang multi-party system, may espasyo sa mga iba't ibang grupo din. May mga iba nagpapansag sa amin na opposition, okay lang po yun. May mga iba nagsabing true or real, okay rin lang po yun. Pero para po mas maging malinaw lang, ang grupo po namin ay independent sa dalawang malaking grupo po na nag-aaway-aaway na rin din. Sabi ko nga, hindi admin, hindi DDS, hindi pendent. Pero mag-iingat lang tayo sa, sabi nga ni Bam, lahat nang gagaling sa mga lokal. Because sa Bicol, pati naman, diba? Pangilinan Aquino, Diokno, pati. No? So may mga volunteers talaga sa lokal. Ang biro ko, baka sa ibang lugar maging chicks ni Pam yan. Biro na. Magagalit si Timmy, tsaka magagalit ang ating champion ng women's rights. But sabi ko nga, you know, more than the tag, ang importante, the position on issues. Sino ma dyan ang kontra sa Pogo? Kami ni Senator Risa at ni Senator Frank Villon, LP Akbayan. Kaming tatlo ang bumoto kontra sa Pogo nung nakaraang eleksyon, nung nakaraang kongreso. Sino ba dyan ang nananahimik sa China? Sa aggression ng China? O kaya sinasabing gawin tayong probinsya ng China? Eh, nga, diba? Sino ba dyan ang nananahimik o sumusuporta sa ganung posisyon? At sino ang kontra ron? Ang track record namin, maliwanag, panahon pa, ng Senador Sibam. Sino dyan ang lumaban, diba? At kumontra dito sa pangungurakot sa Parmali?
andyan din ang mga track record natin. So, rather than, I mean, okay lang yon kung ano man yung definition, pwede kasi sabihing opposition, pero anong klaseng opposition naman yun? Kung eh, talagang sunod-sunuran sa China, nananahimik sa usapin ng Pogo, at iba pa. So, I hope I answered your question, Mitch. Ang hamon namin sa mga nagbigay ng pangalan na Checky Bam ay dapat meron din tayong kasamang sayaw, di ba? Yung pong issue kasi ng opposition, parang sayang yung oras kung pagdedebatehin pa natin yan. Maganda siguro kung ang tingin sa amin ay issue position. Dahil sa mga issue naman, alam naman namin kung saan kami tumatayo. At ang palaging nauuna pagdating sa mga issue, syempre ang kapakanan ng lahat ng buong sambayan ng Pilipino. Hello po, John Chichon from Rappler. Sorry, nandito ako. Hello. Hello. So, your question is, in terms of strategy, last year context, you suffered a huge, previous year, sorry, suffered a huge loss. So what have we learned? What has changed? Has the political landscape transformed? Let me answer that. Yes, and the political landscape transformed dahil napakaraming tao lumabas para kay Lenny Tekiko. Ang hindi naaalala ng mga tao is before October 2021. Before October 2021, wala mang atang 4% o 5% si VP Lenny. We hit almost a third of the country by the end of the elections. At nakita natin sa sarili nating mata na may mga tao handang tumaya, handang isang tabi yung personal na interest para sa pagmamahal sa bayan. And before that campaign, maraming taon na hindi mo nakita yun. Napakatahimik itong mga tao. Marami dito, ka-breakfast ko, naalala niyo yung 2019, di ba? Tumakbo ko noon. Napakahirap yung pagtakbo na yun. And sometimes I say, parang napaka-lonely kasi hindi lumabas yung mga tao para sa amin sa oposisyon nung panahon yun. But napakaraming tao lumabas noong 2022. And I think yan yung nagpalit sa political landscape na with our own eyes, sa mata natin, nakita natin na isang one-third of the country handang lumabas, handang magpakita ng kanilang saloobin, handang ipaglaban yung gusto nila. And I guess the challenge is, makukuha ba natin yung ganong vibes at yung ganong energy for 2025? Kaya kami maaga nagsisimula rin, para maaga pa lang, kausap na natin yung mga kaibigan natin, no? Ito po, dito po sila, naka-Checky Bam shirt, no? Yan po yung kanilang gagawin. Mangalampag, magigising, at sabi nga natin, pwede magpahinga, pero hindi pwedeng sumuko dito sa ating pagmamahal sa ating bayan. So, that's the challenge. That's why, maaga pa lang, nandito na kami. Take note, John, no? Take note, John, nung nag-announce si Ma'am Lenny in October of 2021, naging campaign manager ako a day before that, at naging vice presidential candidate si Senator Kiko the same day ata yun, if I'm not mistaken. And everyone here had to organize mabilisan at madalian. And really, masasabi natin talagang nag-ramp up lang talaga yung campaign. Maybe February na siguro. And even though mataas yung momentum, the time was really too short, no? So ngayon, nagsisimula tayo ng maaga, na-recognize natin kung gaano kahalagang social media, nakikita natin na iba rin yung mathematics ng Senate campaign because it's not a choose 1, it's a choose 12. Maraming mga bagay na nagpapakita na itong 2025 will definitely be a bigger win, no, for this side of the political fence. At lahat ng mga nangyari noong 2022, natutunan natin lahat yan at ina-apply na natin yan ngayon. Sabi nila, for us to be able to move forward, di ba? We have to look to the past. Sabi, ano bang natutunan natin? No? Naalala ko, nung medyo mga ano ba, 1978, ang lakas ng administrasyon, kakagang diktadura siya, talo lahat ng kandidato ng oposisyon. Ngunit, nung gabi,
nung natapos ang eleksyon, nagkaroon ng malawakang noise barrage na inaakala nung oposisyon, ang panawagan nun, isang oras lang, 6 to 7 ng gabi. Diba? Ang nangyari parang New Year's Eve. Hanggang pasado alas 12 ng gabi, tuloy-tuloy yung noise, yung paputok, yung kumbaga, the people found their voice. Fast forward to today, yes, we are defeated in 2022, but the people found their voice. Eventually, in 78, several years later, lumakas ng lumakas ang oposisyon. Lumakas ng lumakas ang mga kontra sa diktador. Palagay ko, ganun din ang mangyayari moving forward. Lalakas at lalakas ang tinig ng mga gusto ng tapat na panunungkulan. But we have to be there together to help make it happen. First. Second, lesson learned, because you asked for lessons learned. You do not decide last minute to prepare. Diba? You have to decide early. Diba? Ang biro ko nga, if Vice President Lenny decided last minute, Bang decided last 15 seconds, and I decided last 5 seconds. Dahil nga, naging kahul na sa oras. So today, we have to learn from that. That if we are to make a difference in 2025, and even beyond 2028, the presidential election, we have to start now. Not so much as to present our candidates, but to prepare and organize our machinery. The candidates will happen. Sabi ko nga, merong ancient saying, when the students are ready, the teacher will come. So ngayon, now is the time to organize. Now is the time to regroup, to consolidate our volunteers, build that network so that we will come out stronger in the years to come. 2025 as a beachhead, and then 2028 and beyond. Well, I wouldn't call it a huge loss. I think that the winds of change began in 2022. Kung hindi nangyari yung kampanya namin noon, halagay ko hindi natin mararamdaman yung nalumiyap ulit yung pagmamahal sa inang bayan, yung spirit of pagkabayanihan natin, yung volunteerism na nakita natin noong time na yon. Ang laki ng mga gains na yon, I don't think we can say that we lost anything in that campaign. Dagdag lang, maikli lang, dun sa internal na lessons at pagbabago namin, yung isang importanteng nagbago sa external, yung uni-team na marriage of convenience ng dalawang pwersa na ngayon basag na, pinapakita na there's really a vacuum dahil hindi na-address ng admin yung mga pinaka-importante issue effectively, lalo na sa ekonomiya. At hindi rin alternatibo ang pwersa ng Duterte. So, espasyo na siguro nakikinig tayo mga Pilipino sa isa't isa, waiting to hear alternative analysis at saka mas magagandang mga solusyon sa mga problema natin mga Pilipino sa araw-araw. So, dun poposisyon yung ating mga kandidato. This is addressed to independent group. If we look at the survey sa Tangerine, pumasok si Bam Aquino sa number 12, right? Tapos sa Octa Research, mayroon nakalagay doon na 36% pro Marcos, tapos 16% Duterte. May 31% na undecided. So, for the independent group, what would be your narrative to convince this 31 undecided? Next question is to Professor Chiljokno. Sinabi ni former Justice, Supreme Court Justice Antonio Carpio na naluto na yung warrant of arrest ni Duterte. Si President Duterte, kung hindi po ko, almost 80 years old na. Ang edad ba, ay pwede ba siyang na gamitin na hindi siya pwede ikulong dahil sa humanitarian reason? Ang pangatlo kong question addressed to Kiko Pangilinan, Senator,
pumayag na ba si Megastar na tatakbo ka uli? At saka, dalhin mo ba si Dunie Pangilinan sa campaign shortlist mo? Thank you. Sir, salamat sa tanong. Parang ano po yun, ha? Political, legal, and entertainment. Lahat, sports na lang po yung ula. Leto na. Sir, pagdating po sa mga survey, kasi ho kami, pag umiikot, at tinatanong ho namin yung tao, meron talagang vacuum eh, meron talagang pagkukulang. May hinahanap yung mga tao sa mga leader ngayon. Marami po, natutuwa kay Senator Lisa sa mga investigasyon niya. Pero lagi nilang sinasabi, parang kukonti lang. Kukonti lang po yung tumitindig. At yung pinagalaban, hindi lang po politika, kundi ko na yung talagang mahalaga sa taong bayan. So, yung ganung pakiramdam, na sana mas marami mga tao kakampi namin. Hindi kakampi ng presidente, kakampi ng former president, pero yung kakampi talaga ng tao. Naghahanap po yung tao niyan. And makikita po yan sa survey, na marami nagsasabi, undecided kami, or hindi kami nag-associate with the two big groups. So, yan naman po, palagay ko, dyan tayo pwede magsimula. Pero in the end, yung mensahe po namin para sa lahat ng Pilipino, hindi lang po sa mga undecided, pati po sa mga pabor kay President Duterte, pabor kay President Marcos, palagi ko naman po yung aming hinahain din sa kanila ay mga bagay-bagay na mahalaga rin sa kanila. Ito pong pag-akyat ng mga numero, nakita po natin yan in 2022. Nagsimula po si Ma'am Leni, 5th place, nag-end up 2nd place. Nagsimula po, siguro, wala pa sigurong 200 tao yung nag-announce siya. Yung pinakahuling rally po, 1,000,000 tao po yan sa Makati. Si Senator Kiko po, nagsimula siya also at 4th, I think, ended up at 2nd for Vice Presidential. So, from 0.4% to 2nd placer. Di ba, sir, no? So, makikita po natin yung grupong ito, unti-unti makikita nyo pong umaakyat. At dahil po yan sa mga kaibigan po natin on the ground. At marami po sa kanila nandito po. Yung mga kasama po namin dito, gumagawa po ng mirakulo. Mga miracle workers po sila. At saray po silang mga panya, saray po silang lumaban. At palagay po namin, kapag nagising na yung mga kasama natin at handa na umikot, handa na pong maumbinse, makikita niyo po kaming lahat dito. Tataas at tataas po yung mga numero. At magkakaroon, mapifeel natin yung energy, yung vibes na hinahanap natin nung nakarang kampanya. Thank you po. Hindi po exempted ang mga thunders sa jurisdiction ng International Criminal Court. Kahit anong edad pa yan, kailangan may pananagutan. There is actually a memorandum of agreement between the ICC and the Interpol. Meron silang, I'm sure nabalitaan nyo yung nung isang linggo yung lumabas na blue notice. Actually, yung pinakamabigat na notice ay yung tinatawag na red notice. Yun ang ginamit nung inaresto si dating Congressman Tevez sa East Timor. At malamang, pagka maglalabas talaga ang ICC ng warrant of arrest, ay red notice yan. At maaring ipatupad yan ng Interpol. So, there is no such thing as exemption due to age. Thank you. Sagutin ko yung dalawang tanong. Una yung narrative. I think hindi naman kami kailangan lumayo dun sa narrative namin mula pa nung nagsimula kaming mga kampanya bilang mga lingkod bayan. Si Senator Risa, Senator Bang, myself, and even Senator Jokno. Soon to be Senator Jokno. Ano yun? Yung pangangailangan ng taong bayan. Yung preso ng bilihin. Yung gumanda ang kalidad ng buhay ng ating mga kababayan. Yun ang narrative na dapat paring nating dalhin dahil yun naman talaga ang hinahanap ng mga kababayan natin. Totoo, natutuwa sila sa budots. Totoo, natutuwa sila sa A. Totoo, natutuwa sila sa lahat ng mga nakakatuwa. Pero pag nakapag-isip na sila ng maayos at nakapag-muni-muni, pagkain, trabaho, hanap buhay, at siyempre, lahat yan iposible pag maganda ang pamumuno at pamamahalan. So, babalikan lang natin yun. Because naniniwala tayo, in the end, na good governance ang magbibigay ng dagdag nakita
at sa ating mga kababayan. Magandang ekonomiya, natataas din ang sahod pag maganda ekonomiya. Bababa ang presyo ng pagkain pag na-address natin ang mga gaps sa agrikultura. Eh lahat yan ang narrative natin. Now, tutulong ba si Sharon sa narrative natin? Alam nyo, simple lang ang samahan namin ni Sharon. Ginagawa ko yung gusto niya. Ginagawa niya yung gusto niya at ginagawa ko yung gusto niya. At gusto naman niyang tulungan akong maipanalo ang aming kandidatura. Ayan. At si Donnie, active din yan sa kanyang advocacy work. So, tumulong din siya ng nakaraang halalan. So, sabi ko nga, para naman malaman ng ating mga kababayan, kanino talaga nagmana si Donnie sa kagwapuhan. Sasama ko siya sa kampanya para magkakita. Salamat. Thank you for the question. Let me add lang, lahat po kami sinasabi yung pagmamahal sa bayan. At sigurado naman ako na pati po yung ibang kandidato, sasabihin na rin naman nila, mahal nila yung bayan. Pero yung isa po sigurong masasabi sa grupong ito, yung isang pruweba na minamahal namin yung bayan, lahat po kami, walang bahid ng korupsyon. Wala po kayong makikita sa track record namin, sa kasaysayan namin, Senator Kikot, tatlong beses na po naging senador. Makikita niyo po dyan, si Ma'am, dalawa, ako isa. Si Chiel, nagtrabaho rin sa gobyerno for a while, di ba? Lahat po kami, wala kayong mahanap na ninakaw ng pera ng bayan. At yun siguro, yung totoong pruweba kung bakit namin, kung paano namin may papakita na mahal namin yung bayan. Yun po siguro ang tanungin ninyo sa mga taong magsasabing mahal rin nila ang Pilipinas. Meron ba silang ninakaw o wala? Meron ba silang kinubra o wala? At least po, kaming apat dito, and si Senrisa, di naman kami bubuklo rin dito kung hindi po totoo yun, yun yung isang paraan kung paano namin pinapakita na talagang mahal namin ang bayan. Yung pera ng bayan, napupunta na po talaga sa bayan. At ipaglalaban po namin yan. Maybe you can have one question from you. Mahimbundag sa panel, June Perez, Silia TV, sir. I address ko lang yung unang question ko for Senator Risa. Senator, ikaw na yung pinakataas na official na kinukonsider ngayon na leader ng opposition, no? Sa ngayon. Ano pa ba ang dapat na gawin ni Senator Risa para mabuklod yung ibang hanay ng tinatawag natin na opposition? Hindi natin nakikita sina dating Senator Marrojas, si Senator, dating Senator Laila De Lima. Ano ang nangyayari sa kanila? Will they be joining forces with the group for the 2025 election? Isa na po ako na matutuwa kung madadagdagan yung hanay namin ng ating mga kandidato sa ngayon. I hear, siguro pareho lang ang sources ko sa inyo at kayo rin ang sources ko, no, sa media, na baka may ibang plano si dating Senador Marrojas sa kanilang angkan sa aming home province. Si Sen Laila, sabi niya, ikakampanya niya yung ating mga senador. Pero pwede kaming mag-usap tungkol sa kanya sa 2028. Ang orig na pangarap ng slate na ito ay full slate kami, isang dosena. And so far, we have 3 strong candidates. So, fight na kami, go na kami sa mga susunod na buwan at taon. And gaya ng nabanggit ni Sen Kiko kanina, para sa amin ang 2025 ay paghahanda din para sa patuloy at mas malaking laban pa ng mga mamamayan, kasama ang mga independent forces, kasama ang opposition hanggang sa 2028. What about former Vice President Lenny Robredo? Although nagbahayag siya, parang tatakbo siya local, no? Ano ang magiging parang papel niya for the 2025 elections? Well, siya yung inspirasyon ng opposition noong 2022. Okay. So, inaasahan ko rin bilang number one supporter ng grupo natin dito, yung kanyang moral support, na yung inspirasyong iyon ay mailaan din bilang suporta sa ating mga senador.
and I'm looking forward to her continued participation sa hanay namin hanggang sa 2028 and beyond. Last question sa tatlo. Kaano kahalaga ang Cebu votes for the 2025 election? Napakahalaga, sir. Alam niyo naman ho yan. Ang Cebu ang pinakamalaki, kung hindi isa sa pinakamalaking boto. But more than that, no, more than that. Ako po, I campaigned in Cebu many times for myself and for Ma'am Lenny. At alam ko po na may mga butante po dito na kaparehas ng hangarin po namin. Naghahanap ng mabuting pamahala, naghahanap ng mga leader na nakatutok sa pangangailangan ng tao. At alam ko po na marami po dito sa Cebu, bumuboto rin po ng mga taong alam nilang ipaglalaban sila. Kaya sa totoo lang po, alam niyo naman to sir, every election, napakahalaga po ng Cebu. At ako po may tiwala na may boto tayo dito sa Cebu dahil marami po naghahangad ng mabuting pamahala dito po sa inyong probinsya. Sobrang matindi ang papel ng Cebu votes para sa Senate elections and presidential elections. In fact, nung first re-election bid ko, 2007, hindi ako sumama kay GMA, hindi rin ako sumama kay ERAP, yung opposition o kaya nag-indi ako nun eh. And number one ako sa combined votes ng city at province ng Cebu. Number one ako dito eh. No? Ang sabi ko nga nun, talagang ang pinaka-intelligent na voters taga Cebu, diba? Dahil ginawa ninyo akong number one. But seriously, a big portion of the votes will have to come from here if we are to launch a successful campaign. That's why we hope and we believe, you know, pagka na-present sa ating mga kababayan, kaigsuunan yung aming platforma, ay makakakuha tayo ng malaking suporta dito. And with respect to the question about Vice President Lenny, she has committed to support us. In fact, I suppose I can share it with you. Sabi niya, hindi tayo papayag na hindi natin maipapanalo ang inyong mga kandidatura. Sabi niya yan sa akin. So she will be actively supporting us and campaigning for us sa 2025. Before we continue, at this point, you will have to say goodbye and express our thanks to Senator Risa Contiveros for her much-appreciated presence in this morning's gathering of friends and allies in the Visayas. Once again, a round of applause, please, to Senator Risa Contiveros. In answer to your question, malaki ang K ng Cebu vote at malakas din yung influensya niya sa mga nakapaligid na lalawigan at syudad. So it's, I think we all know how important Cebu is in any kind of national campaign. Si Ma'am Lenny naman ay sumama na sa amin nung sinamahan kami sa Pangasinan, sa Cavite at Laguna. So we are hoping that she will come with us in other areas as well. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir. Oscar Pasaporte ni YKC. Kaya umalis na si Senadora ni Risa. Bago po yung katanong ako kay Senador Gico. Let's go na ipabot yung paspasalamat sa akin ang galing. Ha? Iwag ko sa kanila. Dahil napaalis, nagtago na ngayon ang nag-umangkin ng sanlibutan si Kibuloy. So wala na. Sir, Senador Gico, sa dati po kayong chairman sa Senate Committee on Agriculture. Meron po ba kayong balak na baka pwedeng gawin natin moratorium yung non-conversion dahil sabi ng DAR kahapon, DAR Secretary, naghahanap na rin sa daw sila ng lupa para ipaliligay kasi may yung para sa mga farmers natin at saka kayo po ba yung 2010 pa daw po yung datos na binigay ni Secretary Marisaca na 64 pesos a day, hindi na daw food poor ang tao. At yung 20 pesos na kilo ng bigas, hanggang na wala pa.
So paano natin, kayo po, dati, na makikita ka namin sa video, nag-ano ka sa ano eh, nagtataneng, ano po mabalan niya pagbalik? Gusto mo bang kunin yung committee na yan at may balan po ba kayong gawin with the help of Senator Bob at Attorney Shell? O sa kanin? Okay, medyo mga, there are several issues there. Una, yung Land Use Act, importante yun dahil yun yung... I was actually principal author of the Land Use Act in the previous Congress sa Senate. Ako nag-file nung measure na yun dahil napakahalagang magkaroon talaga ng maliwanag na patakaran sa conversion. Dahil lumalaki ang ating populasyon, hindi naman lumalaki ang ating lupa. Kaya paunti-unti ang agricultural lands natin, paano natin masisecure ang food? So, we are for a moratorium of land conversion, but to make it, di ba, talagang hindi temporary at pwedeng baguhin, dapat paas. Hindi basta-basta pwedeng baguhin yung Land Use Act. So we will be filing that kung tayo ay bigyan ng pagkakataon at may panalo natin. Yung Agriculture Committee, that is... that will depend on the composition in the Senate, but whether we get the committee or not, we will continue our advocacy on agriculture. Yung tinatawag na 64 pesos a day, 21 pesos per meal, di ba? Sabi ko, kalokohin yun eh. Dahil kung totoo yan, dapat lahat ng government meal allowance, 20 pesos lang. Di ba? Sila nagsabi, ganun eh. Hindi ka food poor. Pagka 20 pesos yung isang meal, o edi dapat ang meal allowance at lahat ng budget ng gobyerno, basta pagkain, 20 pesos per head. O tingnan natin kung saan sila pupulutin. Kalokohan itong figura na ito. Meron silang criteria para maisabi na ganito ang halaga, ganito ang kinikita, etc. Kailangan nilang baguhin at iayusin yung criteria na yon dahil hindi totoo. Hindi totoo yung sitwasyon sa baba base dun sa kanilang datos at sa kanilang criteria. And yung 20 pesos na bigas, parang unitin ba? Di ba? Wala na. kayang pababain ang presyo ng bigas. Kaya, in fact, pinababa natin ang presyo ng bigas nung ako ay Food Security Secretary noong 2014 hanggang 2015. Sa loob lang ng isang taon, we reduced rice inflation from 15% to 0.8%. By July 2015, because we managed the rice supply properly as chairman of the National Food Authority and as Food Security Secretary, by July of 2015, we had the lowest inflation sa bansa in 20 years. So, today, rice inflation is 24%. We were able to bring it down to 0.8% nationwide because of the proper management of our rice supply. Hindi tayo pumayag sa overpriced na pag-import ng Thailand at Vietnam. Hindi tayo pumayag sa smugglers. Hindi tayo pumayag sa hoarders. Sinampahan natin sila ng kaso. 6 na region ang ating sinampahan ng administrative at criminal cases, ang mga NFA managers at ang mga traders. After 1 year, bumaba ang presyo ng bigas. Kayang gawin, but you need good governance at you may political will. We did it before, we should be able to do it again. Nagbigay ko lang po yung 64 pesos. Nakakabahala po na ganun ka out of touch yung ating mga policy makers pagdating sa pangangailangan ng taong bayan. Kung sila mismo na nakaatas na gawin yung mga polisiya para makatulong sa tao, hindi alam na hindi kaya ang 64 pesos, nakakabahala po yung sitwasyon. Kaya kailangan po ng mga tao sa gobyerno natin na pwedeng gawing totoo itong mga batayang ito. Gawing real, no? Gawing totoo. Kasi pag napaka-out of touch po, pati yung mga polisiya, baka hindi rin po lumanding sa dapat lumanding. So, marami pong nabahala dyan, hindi lang po dahil gustong mangutya sa mga pangyayari, dahil alam nila, napakahirap at napaka-imposible na pagkakasyahin mo ang 21 pesos sa isang ano. Buti pa ang preso, 50.
Opo, eh, kahit na, isipin nyo, kahit totoo yan, kahit totoo yung 64, ha, kung lima ho kayo, o di magkano na yan per day, 300 plus na yan, eh magkano kinikita ng isang manggagawa, 500 plus. O kahit sabihin mo lang totoo yun, mahirap pa rin pagkasya yun. Yung sa totoo lang, ha, kahit gawin mong totoo yan, hindi mo pa rin mapagkakasya sa minimum wage. So, kaya po nag-react yung mga tao dahil alam nilang napakalayo niyan sa katotohanan. At kung yung policy maker natin, ganyan kalayo, nakakabahala po yan para sa taong bayan. Kaya, ano talaga, marami po talaga nakapag-react po sa sinabi po mo. Maybe we could proceed to, yes sir, go. Good morning, Junix from DYLA. Sinasabi din nyo na Cebu is very important. As we know, ang mga opisyal ng Cebu, mostly Duterte or Marcos supporters. Hindi ba kayo mahirapan pag pinipin sa Cebu? Mayroon ba kayong mga local candidates? Well, wala din, hindi naman kami magpapatakbo ng local candidates, pero marami po kaming local partnerships at mga kaibigan. I think among the four of us, malawak na rin po yung mga kilala, kaibigan, nakatrabaho, natulungan in the past so many years. At pagdating naman po sa politika, alam naman po natin to, nandyan po yan sa mga relationship, no? Hindi lang po yan na straight, no? So, yes, mahalaga po ang local government leaders dito at aakitin po namin, iligawan po namin sila, kakausapin, at yung mga naging kaibigan na rin po namin, we know will continue to support us. Now, for example, si Vice Governor Davide is supportive of our candidacy. So, alam po namin na meron pong mga leaders pa rin po sa Cebu na tutulong. But even if, kahit po, sumuporta sila sa iba, hindi naman po ibig sabihin na sarado po sila. Dahil marami rin po tayong nanimit, nakikilala, iba po ang sinuportahang presidente nung nakaraang kampanya o ibang sinuportahang vice president, pero ngayon naman po, open na open at bukas na bukas po na tumulong. Ang alam ko po kasi, no, pagdating sa mga LGU natin, parang yung taong bayan, naghahanap rin po ng balanse sa Senado. Kasi pag isang grupo lang yan, ang hirap na walang ibang mga boses na napapakinggan. So even our local government leaders, naghahanap ng mga makikinig sa kanila at magiging kaibigan po sa Senado. Ang sa atin naman, nadagdagan ko lang yung sinabi ni Ma'am. 12 kasi yung labanan ngayon, hindi 1-on-1. So kung dati mahirap, for example, in my case, 1-on-1. So hindi mo pwedeng pakiusapan, di ba? Pero dahil 12 for the Senate, pwede nang lapitan itong mga LGUs dahil halo din naman sila. Hindi naman din straight voting ang naging experience natin sa maraming taon pagdating sa Senate elections. So, we will bank on our track record. Marami na rin tayong, huwag ko tayong maniniwala pa lang, pakiusap ko dito sa disinformation, nawala kaming nagawa, etc. Dahil ang mga dati at current na LGUs na mismo ang magsasabi na natulungan sila ng aming mga tanggapan nung kami nasa Senate. So we will go back to that to these relationships that we were able to build, seek their support for our team. And I'm optimistic na yung pinuhunan natin nung nakarang halalan din na sa Cebu, in many parts of the country, babalikan natin sila, we will energize the base. Together with LGU support, dahil nga mas maluwag ngayon kumpara sa dati. What can we offer local government officials? Well, unang-una, kung titingnan natin yung local government code, yan ay isang lumang batas na kahit na nagkaroon na ng devolution, kahit nandun yung mga konsepto na ma-empower ang mga LGU, hindi pa rin talaga naging realidad. Sa aming pag-iikot, ang dami ko nang nakausap na mga mayor, mga iba't ibang mga local government officials, at sabi pa rin nila sa akin, kung may kailangan silang gawin, kailangan pupunta pa rin sila ng Manila. So there is a lot, I think, that we can do for local governments to really make sure that they are empowered
hindi lang naman yung sabihin natin yung may kapangyarihan na wala naman kakayahan. Kasi kailangan din na with all the power that they will have, they also have to have the proper good governance and the know-how and skills para talagang maibigay nila yung tamang serbisyo sa taong bayan. Yes, sir. Good morning po sa lahat. John Kimbote po from GMA Suparadyo. Recently po, may pinaplano ata na gawing or gumawa ng One Visayas Block dito sa Visayas kung saan Region 6, 7, and 8 is parang magbubuo ng grupo kung saan si Governor Gwen daw yung pinipiling or gusto nila gawing leader sa 16 governors po. Itong mga plano na to, gaano po paano po tumaka-apekto sa strategy po natin sa paghahanap ng suporta dito sa Visayas considering 6, 7, and 8 yung pinaplano gawing isa, yung One Visayas Block. Tsaka, ayun yung isang question is, after po nito, ano po yung gagawin natin? May mga participle po ba tayong gagawin? Bibisita po ba tayo sa mga governors in Visayas or mga city mayors? Ako not today kasi babalik ako Manila mamaya, but actually nakailang balik na rin tayo dito sa Cebu for the last few months. I'm back again next week at makaasa po kayo na lagi po akong babalik-balik dito sa Cebu, huwag kayong magsasawa sa akin. But yes, kasama yan sa pag-ikot. Usually, kausap yung mga volunteers, courtesy call sa mga mayor, kami ni Attorney Chel, Senator Gico, marami na rin kaming mga na courtesy call. It's just part of campaigning talaga yan, no? Part of the process siya. So, yes, kasama lahat yan. With regard to the block, honestly, first time ko ito narinig, but maganda yan. Usually naman, yung mga grupo-grupo, pag nagsasama-sama, that's so they can bargain together and be able to get more resources for the region. So, obviously, di naman ho kami taga-Visayas, no? So, we will of course respect that and support that kung mabuo po yan. And kung ano man ang kailangan po ng blocking yan, pag nabuo man, makakaasa po sa support na po namin. No? Ako po ay mag-believer na kapag di nyo nakukuha yung gusto ninyo or kapag di kayo napapakinggan, kailangan mag-organisa. It works for volunteers, yung Mayors for Good Governance, nabuo rin yan dahil po sa ganyang rason. Kung magbubuo dito po sa Visayas, magandang pangitain po yan na kapag nag-organisa na, mas makakakuha ng tulong yan para sa mga taga-Bisaya, no, ng dito po sa ating bansa. We will entertain one more question, but don't worry, afterwards, we could have more time with them. Yeah. After the press con. Dun sa One Visayas Block, walang problema. No? These are blocks that have to be put together precisely to strengthen positions on issues, gain support. So, kasama yan, no, sa demokrasya. Challenge sa atin is how do we ensure that we are able to secure, di ba, the support. And like I said earlier, naghahalo, nagmimix naman ang mga LGUs pagdating sa suporta sa mga hindi usual yung nagsistraight voting. No? So we hope we will be able to do that. I'm also very close to the Garcia family. Si Pablo Chan was my classmate in the College of Law sa UP. We took the bar together. So we hope to be able to secure Gwen and I. Wala namang kaming masamang tinapay kama between us. So we hope to be able to build on this long-standing political and friendships that we've been able to nurture these many years. So yun. What was the other question? Plans po. After po nito, may mga... Ah, yeah. Well, I was here yesterday. No? Meron pala akong food and agri-farming block sa 1PH at sa Signal TV, Hello Pagkain. So, nandun ako sa Delpas for lunch. At bago nun sa No Problem STK sa Mandaue, we will be featuring it. And we sat down with a few local officials, number of local officials for dinner. And this afternoon, I understand we will be meeting our supporters here for a strategizing
So, yeah, tuloy-tuloy. Hindi natin sinasayang ang oras at panahon dahil maraming gawain. I think those are all the questions that you'll be entertaining this morning. But once again, feel free to ask questions after the press conference. Anyway, once again, daghang salamat sa atong mga kauban, si Attorney Shel Diokno, former Senator Kiko Pangilinan, and former Senator Bam Aquino. Thank you as well to our friends, allies, and of course, the media for a